May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila simula April 13 hanggang May 13, 2019, pwede silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote! Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-log on sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, DFA at Panahon TV. Balita sa labas ng ating bansa, isa sa pinakamalalang insidente ng pagbaha ang epekto ng monsoon rain sa South India. Bukod sa mga pagguho ng lupa, halos buong syudad ng Kerala ay nalubog sa baha dahil sa pag-apaw ng mga ilog dito. Ang nakakalungkot pa nito, higit kumulang 400 katao na ang naiulat na nasawi at 50,000 kabahayan ang nawasa. Ang isang paaralan dito ang nagsilbing relief camp, ngunit ang isa sa matinding iniinda ng higit kumulang 700,000 evacuees ay ang masangsang na amoy mula sa mga namatay na hayop. Ayon sa mga eksperto, mababawasan sana ang naging pinsala kung mabilis ang naging pag-aksyon ng gobyerno sa mga babala ng awtoridad. Isa ring panawagan nito bilang bigyang halaga ang isyu ng pagsasaayos ng paligiran. Meron namang inilaang 3 bilyong dolyar para sa ayuda sa iniwang pinsala sa nasabing lugar. Sa bahagi naman ng Southern Italy, 2 grupo ng hikers ang nauwi sa mapait na karanasan. Inakyat ang sabing grupo ang 7-mile-long canyon sa Pollino National Park nang biglang maengkwentro ang malakas na buhos ng ulan na nagdulot ng flash flood. Sa bilis ng pangyayari na inihalintulad pa sa rumaragasang tsunami, natangay nito ang 10 kataong naging dahilan ng pagkasawi. 11 ang sugatan, 5 rito malubha ang kalagayan at ang nakakalungkot pa, 4 sa mga batang kasama tuluyang nawala na magulang. Ayon sa mga eksperto, lubhang kakaiba ang naging takbo ng panahon sa nasabing bansa. Sa halip na summer season o tuyong panahon, naging tropical condition dito kung saan gaya ng panahon dito sa Pilipinas, kahit mainit at malisangan sa umaga hanggang tanghali, malalakas na mga pag-ulan o thunderstorm ang umiiral sa hapon o gabi. Dahil dito, mas seryoso pang ipapatupad ang kahandaan at kaligtasan sa pabago-bagong panahon. Isang inaabangan kapag may long weekend ang makapag-travel, ito man ay via land, air o water. Malakas bang loob niyong sumakay ng bangka? Yan ang tema ng ating photos of the day. Sa Masbate, ang masayang barkada trip nila Aris Aglupus, feel na feel pa ang pag-groovy. Working peaceful and solo, ang mangingisda sa larawan ni CJ Canicula sa Pagbilao, Quezon. Nakamamanghang naging instant green filter naman ang sunset sa lens ni Des Bijik sa Cagbalete Island sa Quezon. Pwede namang pang postcard itong bangka at dalampasigang larawan ni Totski Fernando sa Romblon. Siguradong familiar sa inyo itong Malavenis Grand Canal sa Taguig. Ito ay pinadala sa atin ni Licasio Dalag. Kung papaano sinend yung mga pictures na inyo nakita, narito ang kanilang ginawa.
Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng iyong adventures, food trip, weather situation, scenic spots, festival or events na iyong pinuntahan. Pwedeng i-post sa aming social media accounts o sa iyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. Siyempre, di natin makakalimutang batiin ang lahat na nakasubaybay sa aming Facebook Live. Maraming salamat sa pagtutok ni King Reynaldo. Magandang umaga, Pilipinas, at Panahon TV with Miss Eunice Santayas. God bless the Philippines. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat, King. Salamat sa pagsuporta at lagi-laging panonood sa aming programa. At dito na nagtatapos ang aming programa mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Santayas, nagpapaalalang sa anumang panahon, maging mapagpala sa iyong kapwa.